Pinagtawanan nga lang ng fans itong si Ja Morant patungkol nga sa palusot na kanyang ang binigay patungkol sa viral video niya. Pero saglitan muna natin ang balita patungkol sa Suns dahil ang kanilang bagong head coach na si Frank Vogel ay na-interview nga ngayong araw. And while mga idol lang matanong nga siya patungkol kay DeAndre Ayton, ay sinabi niya, "I think he can be one of the best centers in the league." And well, kung napanood nyo ang 2020 Lakers ay talaga namang parang specialty ni head coach Frank Vogel na magkaroon nga ng malakas na big men sa kanilang lineup. Kapag meron nga siyang ganyang klaseng weapon ay parabang na-iturn niya nga ito sa isang defensive monster. AD mga idol, example niyan, Dwight Howard mga idol, pati na rin si JaVale McGee. At alam naman natin na itong si Frank Vogel ay isang ngang defensive-minded coach. And well mga idol, itong si Ayton ay meron ngang reputasyon na hindi ganon kagalingan pagdating sa depensa. Kaya naman excited ang maraming Suns fan mga idol kung paano nga i-turn around ni Coach Frank Vogel na defensive-minded coach itong ang kanyang malaking big man na parang soft nga daw na maglaro. Claim nga ng ilang mga Suns fans na parang takot nga daw sa contact itong kanilang big man na si Ayton. So let's see nga mga idol kung gagana ang powers na ito ni Frank Vogel dito nga kay DeAndre Ayton na tinawag pa naman nung siya'y na-draft na the next Shaquille O'Neal. Anyways, ngayon ay pag-usapan na nga natin ang reaksyon ng mga NBA fans sa balita kay Ja Morant. Pero mga idol, sinabi kasi ng kampo ni Morant na yung nailabas niya nga daw sa IG Live ay laruan lamang. And well mga idol, I think may mga isip naman na tayo talaga namang masasabi natin na hindi yan totoo. At ganyan nga rin ang mga reply ng mga NBA fans at talaga namang pinagtawanan siya sa mga comment section ng mga posts. Example dyan dito mga idol, the audacity daw na i-claim na peki lang yung nilabas ni Ja Morant na alam naman natin na hindi nga yun totoo. Sabi pa dito na grown man nga daw with a toy gun is worse. At alam daw natin na fake lang itong si Ja Morant. Sabi naman ng isang fan dito na ang personal relation team daw ni Ja Morant ay hirap na daw sa pag-ayos ng kanyang gulong ginawa. At sarkasam pa nga mga idol, pangasar pa nga ng isang fan ay sinabi, "Yeah, naniniwala kami sa iyo Ja Morant." At hindi pa natapos dyan dahil sinabi ng isang fan na ain't no way nga daw na akala ng team ni Morant na ito ang tawang response sa ginawa niyang ang kalokohan. Sabi pa ng isa na plus 20 games pa daw na suspension ng dahil nga daw sa walang kwentang dahilan na to. At mga idol, nagtuloy-tuloy lang yan ang napakarami nga na pangtitrip, pangaasar, pangtatawa dito kay Ja Morant mga idol sa kanyang ang excuse, sa napili ng excuse ng kanyang ang team patungkol nga dito sa viral IG live niya nga. So in short nga mga idol, walang naniniwala dito nga sa palusot ng kampo ni Ja Morant. Pati nga si Adam Silver mga idol ay sinabi nga na itutuloy pa nga rin daw ang suspension mga idol na magmumukha daw 30 game suspension kahit alam na nila na sinabi ng kampo ni Ja Morant ang dahilang ito. At kung totoo man mga idol na peki lang yung nilabas ni Ja Morant ay sana sinabi din nila agad ito. Hindi mga idol eh, 3 linggo pa ang kanilang inintay. Mukhang ang 3 weeks sila na nag-isip ng kanilang palusot, ng kanilang dahilan at mukhang wala silang nakitang maganda. Kaya naisip nila pumunta sila sa dahilan na peki lang ito. Kaso ang problema nga dyan ay wala ngang naniniwala sa kanila.